Dali. Ang buhay na isang school teacher. Hindi basta-basta yan. Pero, mabuti naman dahil matuturuan mo yung maliliit na bata ng mabuting asal. Kaya ikaw, ang mapapayo ko sa'yo ay magtsaga-tsaga ka pa at habaan mo pa yung presensya. Ma'am, napakaganda ng hapon para sa inyo, ma'am. Sally? Wala namang hapon? Ewan? Madilim na nga, eh. Mukhang uulan. Anong ginagawa niyo ito? Aba, sinusundo ko kayo. Alam niyo naman na napakaraming tarantado dito sa ating lugar. Sa lahat ng oras, ako ang inyong tagapagtagbol. Hindi na siguro kailangan. Wala naman akong kaaway dito, eh. Aba, ka gusto niyo nakaaway, hanap kayo ni Jen. Gusto niyo nakaaway, ma'am? Jen. Utang na loob. Huwag niyo naman akong permission dito. Nakakaya sa mga bata eh. Baka bukas pagpasok ko, hindi na ako igaling dito. Halika na, Sally. Maunahan tayo. Sa aso. Kaya nga wala tayong alagang aso sa bahay. Oo, kasi maraming pulgas. Ma'am! Si Bantay, aso yun. Pero may pakinabang. Itinuturo mo yun sa mga estudyante mo, hindi ba? Pakinabang? O sige, mauna ka na. Bantay, sundan natin si Pepe at Pilar. Bow, wow, wow! Bow, wow, wow! Ano ba? Yung pulutan namin, ang tagal naman! Sandali lang, nakita na nga minamadali eh. Oh. Oh, ayan. Bakit ba tuwing nakikita mo ko, mukhang Bernie Santo yung mukha mo? Paano mukha kang multo? Customer kami dito ah. Dapat nakangiti ka. Anong tingin nyo rito, beer house? Ikaw naman kasi, ba't di mo patapati yung kaibigan ko? Sa kanyang nilulug sa'yo. Kung may pag-asa o wala. Ay, eh, nako, walang kapag-apag-asa. Bakit? Bakit ba ako? Oh! Wala lang! Huwag mong bastos sinyal ako! Ano ba? Ay, tanda! Huwag kang makialam sa akin! Talaga bastos to ah! German, binabastos yata si Jennifer, oh! Alan! Kapitan, oh! Minabastos ako ng mga walang hiyad to, eh! Bakit ba tuwing may nangyayari dito sa lugar na to, nakikialam ka? Alam mo, Alan, katungkulan kong panatilihin ang katahimikan ng barangay na ito. Hindi na baling bastusin mo ang aking pagkatao. Pero wag naman pati babae binabastos mo. Kung magsalita ito, kala mo may magagawa, eh. Bakit? May magagawa ka ba? Patan mo naman siguro, Chairman, na magsumbong sa mga pulis. Eh, sa tingin ko, Chairman, tama yung sinabi nila. Bakit hindi niyo gawin? Ewan ko ba naman dito sa asawa ko? Matagal ko na yung pinatitigil na maging Chairman! Tingin mo! Putul-putul ang katawan mo! Ayaw mo pa rin tumigil! Huwag ka na munang makialam dito. Chairman, magandang gabi ho sa inyo. Ma'am, magandang gabi ho. Makasabat na nga ho, ano? Sa palagay ko po, eh, hindi na po kailangan yung mga sinasabi ninyo. Dahil ako na po ang bahala sa kanila. Aayusin ko po, aaregluin ko. Anong aayusin? Eh, tingin ko, palalaki mo lang yung gulo, eh. Mama, sakit nyo naman po magsalita. Kahit ganito lang po ang aking pagkatao, eh... Kaya-kaya ka naman po umayos ng gusot. Ano? Kilala kita, Diego. Lahat nga halos ng gusot dito sa'yo nang galing, eh. Ma'am naman... Ay, mawalang galang na nga ako, ano. Ma'am, may mga bagay na baluktot na kailangan ituwid. At may mga bagay na tuwid na kailangan baluktotin.
Ano ibig mong sabihin? Diego, alam kong nagmamalasakit ka. Kaya lang ang kinatatakot ko, baka lalong lumaki ang gulo. Hindi po, Chairman. Dadaanin po natin sa santong dasalan. Ako po'y magpapaalam na, Ma'am. Pati ba naman kami? Gugustutin mo? Eh, hindi po, ako po'y nagpapaalam lang. Sigarilyo ko po. Sige ho. Tara, tara. Chairman, tutuloy na ho kami. Ayusin ho namin yung gusot. Sige ho, Chairman. Salamat. Alang niya ka, may palisong ka. Tarantado ka. Pati ko naman matandang uugudubib na. Pinapatulan niyo pa. Kiraulo kayo. Nagkaro. Ha? Laipin na. Inupakan niyo pa. Ang titindi niyo, masyado ba yung matatapang? Nang dahil lamang sa kapirasong karne, pati yung pobreng matanda na buti lang pa. Huh? Pinatulan niyo. Mga walang yak kayo. Pag ginawa niya pa ulit sa matanda yun, Tyson, hindi lang itong aabutin niyo. Ang baho ng hininga mo! Sigurilyo! Sigurilyo! Kailangan mo na si Pino! Sigurilyo! Sigurilyo! Kayo ha! Ha? Ito tatandaan nyo! Pag nabaliktaan kung di pa rin kayo nagbago, nako! Nako! Babalikan kayo ulit! At sisiguraduhin ko magsisimba kayo may bulak sa ilong! Naiintindihan nyo? Ha? Ba, tumatayo ka? Ano? Ano? Papalag ka? Papalag ka? Ano? Ha? Busted! Talagang busted. Alam mo ba, kahit na ano pa ang gawin mo, Diego, talagang busted ka na. Ma'am, hindi na ako sa santong dasalan, kaya pinaspasan ko na. Tara na, sali, umuwi na tayo. Kaya pare. Sige na. Saan lang yan? Ang pinagtataka ko, kung bakit mo. Hindi ako magustuhan ni Ma'am. Bagat ang lalaki naman ako, di ba, Chairman? Tama yung sinasabi mo, Diego. Matalino't may pinag-aralan. Kaya lang, marami naman babae dito sa barangay natin. Uy, bakit naman si Ma'am pa ang gusto mong sungkitin? Sandali, pag-ibig, Chairman eh. May pinipili ba ang pag-ibig? Wala! Kaya mayaman ka, o mahirap ka, bata ka. Alin Flora, kamusta na po si Neneng? Ay naku, Diego, wala na yata pag-asang makakita. Oo yan, katulad yan, bulag yan, pero pinanganak yan may damdamin, nakakaramdam yan. Tatay. Parang si Caberto. Ayan, tingnan nyo ha, wala nang buhok na yan, mali ka tao, pangit, pero may pakiramdam yan. Ito ko, mga bago to eh. Diego, yun ba naman tinitibukan ang puso mo eh, tumitibok ba naman para sa'yo? Huwag mong kakalimutan magbibili ng mga candy ha. Magpaalam ka na sa mga may damdamin. Mas makakamura Kuya Diego, tutuloy na ho kami. Paalam na ho sa inyo yung lahat. Sige, Nanay. Sige. Diyan na kayo. Sige. Marami din ho. Alam mo, Diego? Hanap ng bagong labas na may naisip akong paraan. Ito yan, ayan. Ito. Anong paraan? Pati yun, no? Alam mo, may mga taong mahilig sa... Pati yun, sonata. Ano yung sonata? Gusto mo yung kailangan natin. Kanta! Mga ito, Tay. Kung gusto nyo... Pag-awit! Tayo ng marami. Bakit hindi natin sila haranahin? Alam mo, may kasabihan na walang matimtimang birhen sa matyagang manalangin. Alam natin kung magkano kinikita natin. At baka sakaling dun eh, yung paggawa mo ng kanta nyo, sunata nyo eh, tumibok ang kanyang puso. Sige, pasukan mo na. Basta pipagsak mo na. Tungawin mo hirang
ang nananambitan kahit sulyap mo man lang. Ano ba yun? May umaalulong yata ah. Ako sali. Andyan na naman si Diego. Naku, hindi na magpapatulog yun. Huwag mo nalang pansinin. Ikaw lamang ang tanging dalaminan ng puso kong dahil sa'yo na buhay. Tama na, tama na. Kahit tatlong taon tayo rito, hindi tayo pagbubuksan. Ako naman, ako naman. Kakanta ako. Wala kayong ibang gagawin kundi... Okay? Lagay mo sa si. Si, pag nagkamali ka, sisipain kita. Try mo. I have two hands balancing the left and the right. Hold them up high, balaling, so clean. Sino yun? Si Diego ba yun? Oo yata. Marunong pa naman English yun, ano? Clean little hands, balaling, agu to see. Oh, hindi nyo ba naririnig? May nagaharana? Bakit hindi nyo patuloyin? Oo nga ho. Sige na, Chong. Kayo nung bahala. Mga tao rin naman yun ah. Huwag nyo nung paakitin. Eh. Ano ito? Entertaining nyo lang ho, Chong, kung gusto niya. O sige na nga. Ecstasy! Ecstalo! Ecstasy! Ecstalo! Ecstasy! Ecstalo! Tuloy kayo, tuloy kayo! Ecstasy! Ano? Ecstalo! Tumuloy daw tayo eh! Ecstasy! Ecstasy! Ecstalo! Ecstasy! Okay! Ecstalo! Tuloy kayo! Ecstasy! Ecstalo! Tuloy! 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 Aureg! Sali! May mga busita kayo! O sige, tuloy kayo! Tuloy! Tuloy! Upo muna kayo! Ah, ma'am, magandang gabi ho. Ah, Sally, maganda ba gabi? Hindi, parang ang uulan eh. Oh, sige, Diego, umupo ka na. Huwag maintindihan yung ulan. Sige. Eh, tayo ba'y kakanta pa? Oh, sige, Kiko, bigyan mo ako pa sa kalye. Alam niyo ba yung Bridge Over Troubled Water? Bridge Over Troubled Water? Ano ba ibig sabihin nun, Chong? Ibig sabihin nun sa Tagalog. Nagalit ang pilay sa haba ng tulay. Naku, buisit pala yung kanta na yun eh. Ito naman si Chong, oh, kung ano-anong pinagsasasabi nyo, kaya kayo hindi ginagalang eh. Kailan ba naman ako ginalang dito? Chong, nagugutom na ako. Capredo, meron ba kayong tubig na mainit? Chong, pag purong tubig, sumasaktan tiyan ko. Ah, oo nga pala. Eh, lagyan nyo sana kung meron kayong konting kape. Eh, kakabaga naman ako niyan. Oo nga na. Baka meron ko yung gatas. Lagyan nyo na ng gatas. Parang kulang. Anong kulang? Asukal. Ah! Oo nga pala. Asukal. Baka gusto nyo pang tinapay. Anong palaman? Oh, sige. Sandali lang, ha. Kukuha ko. Ma'am, hindi ba ako nakaistorbo? Ano sa palagay mo? Sa palagay ko hindi, oh, dahil kitang-kita kong ayos na, tapos na ang inyong trabaho. Buti ka paano, nahuhulaan mo kung tapos na yung ginagawa ko. Ma'am, yan ang katangian. Kung matalino, kung tao, alam na alam kung may gusto ka sa akin. Alam mo, Diego, naaawa ako sa'yo. Bakit, ma'am? Ang lakas-lakas ko, mas malakas pa ako sa kalabaw. Naaawa ako sa katayuan mo sa buhay. Isipin mo, ha? Ako, isang teacher. Ikaw, isang standby.
Grade 2 lang ang natapos mo. Ma'am, teka muna. Grade 2 pero scholar ako noon. O, sige. Ipagpalagay natin, may gusto nga ako sa'yo. Ano naman ay papakain mo sa'kin? Hindi mo ako naintindihan, ma'am eh. Ikaw may trabaho, kaya ikaw magpapakain sa'kin. Wala akong gagawin, kundi pagsilbihan ka. Kita mo, hindi talaga ikaw yung... Hindi talaga ikaw yung lalaki na babagay sa'kin. Kaya alam mo, mabuti pa bago ako makapagsalita ng masakit sa'yo. Magpahinga ka na. Magpapahinga na rin ako, kasi may klase pa ako bukas. Let's go, guys. Ah, ma'am. Alis na ko kami. Mabuti pa. Magandang gabi sa'yo, Hilda. Ay, kayo pala, Roberto. Tapos na ho kami kumain eh. Ubus na nga yung ulam. Ah, kami man eh. Nakakain na rin kaninang tanghali. Chong, hindi pa. Hindi pa tayo kumakain. Kumain na tayo. Hilda, pakitawag si Diego. Sige ho, sandali lang ho. Ah, taka, sandali. Nga pala. Baka meron kayong sabaw dyan o sa labat na mainit. May kabag kasi itong pamangking ko eh. Titignan ko ho kung may luya pa kami. Oh. Kuya? Kuya, nandito si Bang Bertong. Pasmado. Patay na naman gabi natin. Sinabi ko naman sa'yo, Chong eh. Dapat, kanina pa tayo nagpunta rito. Nakita mo, konting atraso lang, ha? Oh! Taberto! Ah, Diego. Naku, tapos na kami kumain eh. Kukunti nga eh, ulam eh. Ano ba, atin? May problema na naman ba? Meron na naman bang gusot? Huwag na natin pag-usapan yung gusot. Gusto kitang makausap. Dahil sa tingin ko, para bang masyadong abang-aba na tayo sa baryong ito? Hmm? Anong abang-aba? Abi, kilalang kilala tayo sa lugar na ito. Kilalang kilala tayong gutom. At kilalang kilala tayong walang mapapa. Eh, hindi kita maintindihan eh. Alam mo, Diego, kami dalawang magtsuhin. Eh, talagang wala ng pag-asa, pero ikaw, na pag-isip-isip ko, yang lakas ng loob mo, yang talino mo, yang tapang mo, para bang sinasayang mo lang dito sa baryo natin. Dapat yan eh, sa ibang lugar mo dapat gamitin. Ibig kong katulad mo, grade 2 lang naabot mo, eh paano tong kapatid mo? Paano mong mapagpapatapos yan ng kolehiyo? Ano ba yung pinaplano mo? Ipaluwanag mo nga sa akin. Luluwas tayo ng Maynila. Yung ating kapilya, ipagago kayo ng malaking simbahan, yung malaking-malaki, yung parang katedral, ha? At lahat ng obispo sa Maynila, dadaling ko rito para minuminuto may misa. Ganda yun. Okay. Yung ating eskwelaan na yan, ha? Na konting hangin na lang ibabagsak na. Yung pinagtuturuan ni ma'am, ha? Sabihin mo sa kanya, iparating mo, ipagagawa ko universidad. Oo na, sige na nga, makakarating. Naku, Diego, maraming salamat. Sana matupad na lahat ang sinasabi mo. Katulad nitong apo ko, matagal na niyang pangarap na maopera ng mata niya para makakita na siya. Huwag ko kayong mag-alala. Neneng, kung kinakailangan ko pumunta ng Estados Unidos para hanapin yung dalubhasang doktor na yan, gagawin ko. Ipinapangako ko sa'yo. Makakakita ka. Kuya Diego, huwag ka mag-alala. Sa pag-alis mong yan, isasama kita palagi sa aking mga dasal. Kuya Diego, pwede ko pang mahawakan ang mukha mo? Neng, pinapangako ko pagagamot kita. Kaya mga kababaryo, sa pagbabalik ni Diego, lahat ng aking pinangako, itagal sa bato na... Bakit tayo mataga rito? Sobrang talim yung bunganga mo. Ang inaalala ko lang, ibang gubat na ang papasukin mo. Maraming mababangis na hayop sa pupuntahan mo. Chairman,
Walang mabangis na hayop. Kay Tarzan. Sino ba yung tinitingnan mo? Baka siya na nga yun. Eh, alam mo naman, malabo na mata ko eh. Parang siya. Sino ba inaanap natin? Ayun! Siya? Oo, parang siya. Sigurado ka? Oo. Ba't di natin lapitan? Taka. Oo nga, lapitan siya natin. Na. Sigurado ka? Oo. O, sige. Huwag kang mag-alala. Si Buboy! Paano pang... Si Buboy! Si Buboy! Berto! Naku! Kamusta ka na? Di ka nagbabago ah! Isa lang nagbago sa'yo eh! Ano? Amoy lupa ka na yun! Siya nga pala, si Diego! Ay, papuyo na mga bisita ko! Matagal na kami nalagyan ko! Tara, dunda, dunda! Ah, di na tayo lumipa to! Oy, oy, oy! Alis yan! Si Buboy! Si Diego! Magaling na bata yan! Buo ang dibdib niya! Oh. Mukha ngang may dating ah. Ah, talagang kararating lang ho namin eh, nagugo. Ang ibig sabihin niya eh, ano eh, talagang from the... From the... From the... Probinsyano! Hindi! Manila Boy to! Manila Boy! Manila Boy, oo. Manila Boy. Manila Boy! Si Buboy! Nalalapit sa baboy ah. Oo, no? Kamusta ka na? Balitaan mo naman ako. Uy, eto nga. Nakabili ako ng 1,000 hektarya. Ngayon, eh, nag-alaga ako ng mga baka at saka mga kambing. Ano nangyari? Na-pesting lahat eh. Baka naman dala-dala mo hanggang dito yung peste ah. Hindi. Eto nga siya eh. Kasama ko nga ito. Alam nyo kasi, Mr. Sibuboy, kami yung nagpapatayo ng katedral, ospital, universidad, flyover. Right. Kaso lang eh, naubusan kami ng pera. Kinula. Jesus. Totoo yan. Tama yan. Tama. Flyover, ha? Ngayon, kahit anong trabaho ang ibibigay nyo sa akin, eh, tatanggapin ko yan. Kahit anong klase pa yan. Mm. Okay. Okay. Kayang ba namang sumeplak? Ano yung may sumeplak? What I'm gonna say is kill. Ah, killing! Killing! Killing is my business, and business is God. Babaan niyo mga pari niyo! Gulilyaso! Wala akong sir eh, oo. Mukhang bago to sir ah. Probinsyano ka ba? Manila Boy to. Si Buboy. Sir? Matagal na kitang pinaghahandaan. Ang isda, pag walang pain, mahirap hulihin. Napainan tayo. Ang malas naman natin na peste pa ako. Anong gagawin natin sa kanila, sir? Sige. Dalin yan. Doon. Yung mga patay. Dalin sa morgue. Yes, sir. Pinatawag ko kayo. Dahil may dumating na balita sa akin. Na may isang general daw na malapit ng magretiro. Na gustong humadlang sa aking mga negosyo. Kaya pala napapansin ko, unti-unting humihina ang aking mga negosyo. Tutal malapit na magretiro matanda. Gusto kong tuluyan na siyang magretiro habang buhay. Dagdagan ninyo ang kanyang mga estrella, pero hindi sa balikan, kundi dito. Senyor, anong klaseng estrella ang gusto niyong ikabit namin sa kanyang dibdib? Tanso? Tinga. Kahit na pundido. Ora mismo, senyor.
ka rin lang sa medalya, General. Dadagdagan ko pa. Tingga ka lang. Kulungan? Walang aircon ah. Wala pa tayong kama. Kayong dalawa. Lumapit kayo. Tinatawag ka. Ikaw ang tinatawag. Ikaw? Oo, kayong dalawa. Ha? Tayo. Ayaw mo kayong tumi? Ano yun? Hindi mo alam. Ano nga yun eh? Wow. Okay, mahina pala ito eh. Oh boy. Are you walking to me? Walking. Tinatawag. Hindi kong graduate ng elementary. Hoy, huwag niyo akong asarin. Lumapit kayo dito. Lapit! Provinsyano ka, no? Bagong salda. Mali ka! Ano pangalan mo? Ako? Oo. Ako? Ako si Manila Boy. Manila Boy? Oo, mga kosa. Si Manila Boy. Manila Boy, ha? Hugo! Huwag ka pa pala! Akala ko natin pa ka na! Andito lang pala ito! Nililokong pa ako! Oy, oy, oy! Oy, tarantado to! Tumigil ka! Pasok-pasok ka! Hindi ka na makasalo! Tumigil ka! Teka muna! Teka muna! Masyado kayo maiinit! Ano ba pangalan mo? Wala ka na nun! Delilah! Samson! Delilah! Samson! Delilah! Samson! Delilah! Delilah! Nililoko mo ba ako? Mukha ka namang lukulok. Oh, apala! Samson! Ito! Ikaw! Samson! Ika! Pag ikaw, ha, binutula ko ng buhok, ha? Manghihina ka! Malakas, ha! Ipakikita ko lang sa ulo na Manila Boy na yan. Kung sino si Erning Barako, alis ka labaw! Erning Barako? Shit! Peanuts! Wow! Tata! Tata! Uwati si Manila Boy! Tata! Ang ingiingi mo! Ang ingiingi mo! Tata! Ano ba? Ang laki-laki mo ingiingi! Tata! Anong gulo yan? Sila ho'y naaway nila kami! Sila ho'y nag-aaway kayo na ba, di ba? Oo, tata! Inaaway ako ni Kalbo eh! Ang tatanda na ninyo eh! Pati kayong magkakakausa, nag-aaway! Magkamaya kayo! Sige! 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 Magkamaya kayo! Magkamaya kayo! Magyakap kayo! Yakap! Ikaw hindi ko marunong gumalag sa nakatatanda sa'yo sa grupo! Halihan mo! Totoo bang nag-aaway kayo? Oo, yes, sir! Ito ko sa kalbong. Sige, bumalik na kayo sa tarima nyo! Oo, tata! Sir, para sa inyo. Sino raw yan? Eh, yun yung kakampi natin sa loob. Hello. Ano bang problema?
Si Commander to. Señor Scudero, mayroon pong dalawang bagong pasok dito na sa palagay ko po'y pakikinabangan nyo. Ah, ganun ba? O sige, akong bahala. Papupuntahin ko ang abogado ko dyan. At yung para sa'yo, padadala ko na rin. Okay? Salamat po. Ah, wala ka talagang kadaladala, ha? Ha? Sinasabi ko sa'yo kapag hindi ka tumino. Good afternoon, sir. O, ikaw pala. Ah, narito na ho yung release paper ng dalawang bata. Alam ko na yan. Upo ka. Sir. Narito yung release paper. At ito naman yung bail. Asayo. Sir. Tawagin si Pio. Yes, sir. Sir, siya pala. Para sa'yo. Ah. Musta ang negosyo natin? Ayos lang, sir. Malakas naman. Pakisabi lang kay boss, pag may papasok na illegal, paalam lang sa akin. Makakarating, sir. Okay. Tuloy. Ah, tuloy. Ah, Señor Escudero, sila ho yung mga taong pinapiyansa niyo sa akin. Ah, ikaw ba? Ano bang pangalan mo? Ah, Manila Boy ho. Manila Boy? Bakit? Ilang araw ka na ba dito sa Maynila? Ah, matagal na ho. Mga 5 araw na ho kami rito. 5 araw? Manila Boy, ha? Ang atay. Manila Boy. Ang lakas din ng abog mo, ha? Oh, sige, upo kayo. Ikaw naman, ano pangalan mo? Ako po. Oh. Tawagin niyo na lang po akong Buboy. Buboy na lang po. Ayun. Teka muna, ano aliases mo? Chibuboy. Chibuboy? Isang Manila Boy ko, no? Isang Chibuboy? Baka malakas kang chumibog. Paupuin mo sila. Paupuin mo. Okay. Okay ito, ha? Oy, Manila Boy ko, no? Kutsyon yan, ha? Hindi bas. Manila Boy, mukha yata sa sinakulo ka nagtatrabaho. Mahaba ang buhok mo, para kasi sa akin. Opo, eh, paminsan-minsan po ako po'y lumalabas sa si Judas. Judas? Sir, Señor Escudero, baka mahudas tayo rito. Alam mo, Gonzalo, yan ang hirap sa'yo eh. Sa kakainom mo na kape, nagiging nervyoso ka. Ah, Manila Boy, alam mo ba ang trabaho ang pinasukan mo? Kung may pagagawa ba ako sa'yong mabigat na bagay, gagawin mo. Baho po! Lahat po ng gusto nyo, gagawin ko po. Ngayon, kung magagalit po kayo sa antipatikong to, eh gusto nyo patay ko na ngayon to eh. Po! Good, good! Oy, Señor Escudero, mali yata ang napiyansa nyo. Hindi sa jail galing to, kundi sa mental. Gonzalo, mukhang ngayon lang ako tumama. Eh, baka namang namamali kayo, Señor Escudero. Relax ka lang, akong bahala dyan. Gonzalo. Bukas din eh, trabahuin mo si Alvarez. Puntahan mo siya. Itanong mo sa kanya kung payag siya sa inaalok natin. Eh, kung hindi mo pumayag? Eto naman si Gonzalo. Yung ba naman itinatanong mo pa sa akin? Bahala na kayo doon. Okay na. Eh, paano itong dalawang ito? Aba, eh, di isama ninyo para masubukan kung hanggang saan ang tibay ng kanilang dibdib. Wow! Parang robot, ha? At, tuloy eh, bihisan ninyo. Sago! Total, ikaw ang nagpiyansa sa dalawang ito. Bihisam na sila ng dalawa. Baka mamaya magkamali ako ng bilin ng damit. Papatay pa ako ng antipati kong ito. Thank you.
Matigas talaga ulo ng amo ninyo. Matagal na niya akong kinukubinse na sa kanya ko dali ng mga kalakal. E pagkatapos, wala naman sa presyo. Ang hirap sa amo ninyo. Gusto niya, maging isa siyang higante. Paano naman kami? Kami rito. Ang gusto niya yata eh, gawin akong para isang mangga na pwede niyang pitasin anumang oras na naisin niya. Hindi naman sa ganon. Nagpunta kami dito, baka sa huling pagkakataon, pagbago pa isip mo. Hindi ka naman namin inandaran kabyado, ha? Binibili namin. Tsaka isa pa, hindi namin gusto ang illegal na trabaho. Gusto namin puro legal. Bakit? At sino sa tingin mo ang gumagawa na illegal? Ha? Siya nga pala, sweetheart. Ito ng gamot mo. Punyeta! Hindi mo ba nakikita na meron akong mga bisita? Pwede namang mamaya na yan, ah! Ang hila talaga ng kukote mo! Sina! Sina! Pinapaalala ko lang naman dahil oras na ng pag-inom mo ng gamot, eh. Huwag mo naman akong hiyain sa harap ng tao. Pero nga ng ballpen mo. Kilala ko amo ninyo. Marami na kami naging transaksyon. Palagi niya ako nilalamangan, kaya nauna siyang umangat sa akin. Sa madaling salita, baliwala, usapan natin. Miss, pwede ba makiinom? Salamat ho. Siguro, yan ang pinakamabuti ninyong dapat gawin. Bumalik na kayo kay Escudero. At sabihin mo sa kanya, hindi na mababago ang desisyon ko. Sige. Ito ang tandaan mo, Alvarez. May patakaran si Escudero. Ang sino mang hindi niya kaibigan, ay tinuturing niya kaaway. Pinaalalahanan lang kita. Parang tinatakot mo yata ako, ah. Hindi naman ho. Aba, hindi naman ho masama ang magpaalala. May kasabihan nga ho mga matanda. Sandali, nagsasalita nga eh. Ang gamot sa tao na kalilimot ay paalala. Ano ka naman sinasabi ko, ah? Di ba, boss? Ilayo nyo yan. Tayo na! Maraming salamat naman at di mo ako ninjan. Gusto mo bang umorder? Sandali lang. Alam mo, naguguluhan na ako eh. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Ah, marami. Marami akong kailangan sa'yo. Ano nga yun? Naguguluhan na ako eh. Paliliwanag ko sa'yo. Alam mo kasi ang babae, ha? Minamahal yan. Nirirespeto. Hindi sinasalaula. Tsaka, ibang nakita kong sitwasyon dun sa inyo. Eh, mukha yatang marami akong nakitang hindi ka nais-nais. Alam kong malaki ang galit mo dun sa asawa mo. Matagal mo nang gustong kumalas, di ba? Ngayon, para kumalas ka, kailangan mo ngayon ng pondo. Dun tayo ngayon mag-uusap. Wala kang gagawin kundi magbibigay ka lang sa akin ng impormasyon. Lahat, negosyo, ano paman. Ngayon, pag nagkasundo tayo, magkakaroon ka na ng pondo. Pag may pondo ka na, pwede ka nang kumalas.
Ito lang may papangako ko sa'yo. Kahit anong mangyari, nasa likod mo ako. Okay sa'yo? Maliwanag ba? Kala ko kasi brownout eh. Doon nyo lang kung grasya. Baka mamaya, disgrasya yan. Grasya ito. Tayo na! Ano nangyari sa inyo? Matagal na ako sa negosyong ito. Pero ngayon lang! Ngayon lang ako nakatikim ng bulilyaso! Nagdududa tuloy ako na maaaring ang isa sa inyo ng mga apostoles ko ay si Iscariote! Boss, noong panahon ni Kristo, sa kanyang mga apostoles, isa sa kanila ang pinakamalapit sa kanya. Walang iba kundi si Judas. Boss, kung minsan, si Judas ay nagiging isang babae. Para bang isang hunyango, nag-iiba't iba ng kulay. Tama yun, boss. Hindi ba nagpahama kay Samson? Ay si Delilah. Sino ba nagpahama kay Adan? Eh, di si Eva. Boss, naniniwala akong sa galing mo yan. Maamoy mo rin ang bahong nasa tabi mo. Pero huwag na natin pag-usapan yan. Ang mahalaga ay ang pinakamalaking lakad natin ngayon. Kapag ito'y lumusot, lahat kayo maaari na magbagong buhay. Papartihin natin ito ng pantay-pantay. Walang malalamangan. Pero ito naman ang tandaan ninyo. Kapag kayo'y sumablay, tatagpasin ko lahat ang mga leeg ninyo. Wala pa yung pipick up ng mga isda natin, ah. Hindi. Darating na yun. Sige, baba na yung mga isda. O, baba na daw. Dalihan nyo. Alay, kagaganda na rin mga isda. Alay, magkano ba yung isang banyera niyang kaibigan? Alay, bakit isa?
Bilhin natin lahat. Maraming panlaman ng loob eh. Nang malaki kitain natin. Mm-hmm. Hindi pinagbibili ang sidang yan. Ang lakaibigan. Ay sabihin mo na kung magkano ang presyo mo nang tayo magkaigi na. Siya naman. Aba, tarantado talaga kayo, no? Sinabi nang hindi binibenta itong mga sidang to eh. Magsilayos na kayo rito! Huh? Alis na! Ay, suplado pa lang ka, bayare. Alay, kaibigan. Kung hindi mo ga binibenta itong isdang ito, ay mapipilit na kami hingay. Ayaw, ang pinakamaganda. Hoy, sira ulo pala kayong dalawa eh. Sinabi nang hindi binibenta itong mga sidang to eh. Hihingin nyo pa? Ay, doon, hindi ka nagkamali, kaibigan. Ako talaga yung sira ulo ko eh. Lilyaso. Nakakanaan ang mga parak yung mga epektos natin, ha? Hindi mga parak yan. Ko na nga ba eh, si Manila Boy, oh. Upaan na natin. Wak! Nababaliw ka na ba? Nakita mo nang ang dami nila. Isumbong natin kay boss. Hindi ko alam mga sinasabi mo. Maawa ka sa akin, Rodrigo. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Wala akong kinalaman sa mga pinagsasasabi mo. Akala ko mabas pininiwalaan mo ako. Nung araw, isa ka lang hubad na manikin, ha? Dinihisan kita, inaruga, at minahal na rin. Maawa ka! Pinagay ko sa iyo ang lahat ng karangyaan. Rodrigo, maawa ka sa akin. Kaya bakit mo ko'y pinagkalulo? Bakit? Kalman, hindi kita niloko. Rodrigo! Rodrigo, mahal kita! Maawa ka! Rodrigo, maawa ka sa akin! Wala akong kinalaman sa mga pinagsasabi mo! Mahal kita, Rodrigo! Mahal kita! Sinungaling! Aminin mo! Aminin mo! Inaamin ko, ginawa ko yon! Dahil sa usawa na ako sa ugali mo! Pinihisan mo nga ako, pero utang na loob ko yan sa'yo. At ang pesimo utang na loob na yan na nagpapahirap sa akin. Nagkaroon ako ng pag-wis, pero hindi ko naman mailipas. Ano ba iniintay mo? Tutuli mo na yung pag-wis na yon, dahil hindi ko naman magamit. Mahal na mahal kita eh. Mahal kita. Mahal na mahal. At yung pagmamahal na yan, yan ang nagpahamak sa akin! Boss. Yung pipitsuging nagpahirap sa atin. Yung mayabang. Kailan natin tatapusin yun? Huwag natin papormahin. Masyado nang maraming atraso sa atin yan eh. Sabihin nyo lang kung kailan. Kung maaari ngayon, ngayon na mismo. Dahil baka magmilagro pa yung hype na yan. Kaya bago siya maging santo, patayin nyo na. Masamang gabi sa inyong lahat.
Boss. Oh, ano, Kyoge? Buhay ka pa, ha? Anong balita? Masama na naman ang balita, boss. Ha? Anong masamang balita yan? Pahina na ng pahina ang ating negosyo. Halos wala na tayong parating. Pati ang mga buyers natin, nawawala. Hindi ko maintindihan, Brusco, kung bakit nagkakaganon. Malalim ang mga nangyayari. Pero isang tao lang pinag-iinalaan ko. Si Escudero. Ang bagong pangulo ng ating bansa ngayon ay puspusan ng pagsisikap. At sa konting panahon ng kanyang panunungkulang bilang pangulo, nakita niyo naman ang malaking pagbabago. Ang inihingi ko lang sa inyo lahat ay makiisa tayo. Alam niyo naman na maraming problema ang hinaharap ang ating bansa. Tulad ng masasamang elemento, gaya ng scalawags in uniform, parang mga anay na sumisira sa ating bansa at ginagamit ang kanilang kapangyarihan sa pansariling kapakanan. Yan ang malaking problema na dapat natin supuin. At ang isa pang malaking problema ay ang malalaking sindikato tulad ng kidnapping, bank robbery, white slavery, carnapping, at drug trafficking. At yan ay pinumumunuan ni Señor Escudero. At ang kanyang hitman ay isang alias Manila Boy. Tata ko! Boss! Ano ibig sabihin nito? Tata ko, umaarte ka pa. Sa ano ba't ginagawa mong Red House? Bakit? Nakatibre kami sa tata! Pasus ka! Hindi ka marunong gumalang sa opisyal! Matyas! Eh, sir, nagtataas kasi ang posisyon eh. Pinagmamalaki niya ata yung kanyang bakit. Police brutality yan. Kahit sumuhay sila sa batas, wala kang karapatan saktan sila. May human rights tayo. Itong tandaan mo, kapag inulit mo yan, bibitiwan kita sa ere. Sorry, sir. Hey! Tayo! Rito! Luis! Ikaw ka bata-bata mo, marunong ka na! Rito! Sino ba siya? Sige, kahit saan naman siya? Oh, pati itong dalawang to. Sama yan! Rito! Kilala kita. Hindi ba si Basyong ang tatay mo? Opo. Kawawa naman ang tatay mo. Construction worker. Nakabilad sa araw sa paghahalo ng semento. Para mabigyan ka lang ng magandang kinabukasan. At huwag mong sabihin porke kilala ko ang tatay mo. Kukonsintihin kita. Sige, kulong yan! Kapitan Aspe. Ah, sir! Sir! Kain lang yung kain. Mukhang malakas ang kita natin ngayon. Medyo sinaswerte lang, sir. Pero ngayon, mamalasing ka na. Bakit, sir? Alam mo, Kapitan, kaya tayo hindi iginagalang na ating mamamayan. Dahil tayo mga batas ang sumisira sa ginawa nating batas. Philippine National Police, ang gandang pakinggan, ano? Pero binababoy nyo. Kumusta ka? Sit down. Mabuti naman pinaunlakan mo ang pag-anyaya ko sa'yo. Alam mo, sa pagdating mo, tinitiya ko sa'yong
magugustuhan mong sasabihin ko sa'yo. Sandali lang ho, Senyor Gaspar. Mukhang hindi ko yata maintindihan ang gusto niyong sabihin. Hindi ko kaya nakakahiya kung diretsuhin niyo na lang ako. Bibigyan kita ng 1,000,000. Sa palagay ko naman eh, yung halagang yan, marami ka ng paggagamitan. Ang 1,000,000, kahit ano pa sabihin mo, ay 1,000,000. Kung kulubot na yan noo mo, hindi mo kikitain sa club yan. Kaya huwag mo nang pag-isipan. Tama si Mr. Kyogi. Kaya kung ako sa'yo, papayag na ako. Kung sakaling tanggapin ko ang alok niyo na 1,000,000, ano naman ang kapalit nun? Ladies and gentlemen, good evening. Ako po'y lubos na nasisiyahan sa pag-imbita niyo sa akin sa okasyong ito. Bagamat hindi ko inaasahan, alam ko naman po ang layunin ng inyong organisasyon. Ang tumulong sa mga nangangailangan, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Nakarating po sa akin ang isa sa inyong mga problema. Na gusto niyo raw magpatayo ng isang ospital. Ngayon pa lang, solve na ang inyong problema. Sagot ko na po yan. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa parangal na inyong ibinigay sa akin ngayong gabi. Kaya, ladies and gentlemen, thank you so much and God bless you all. Thank you. Sayang lang ang aking 1,000,000. Dahil sa punyetang Manila Boy na yun! Nagmukhang tanga tuloy ako kay Don Escudero. Yan ang hindi ko papayagan! Boss, baka naman gusto mong ako magplano. Kapag hindi tayo nakalusot sa plan A, sisiguruhin ko sa'yo, sa plan B, wala tayong mintes. Pinibistay na yung mga bata natin sa labas. Ipapapa mo yung baril mo o... Babaha ng mantika dito. Manila Boy? Ikaw si Manila Boy? Alam ko namang mabuti kang tao eh. Mapagkawang gawa. Maawain. Matulungin. Kagaya ko. Oy, Mang Tomas. Yung bang sinasabi niya sa akin, totoo? Huwag ko kayo maniwala dyan. Kung ano ang sama ng mukha niyan, ganun din kasama ugali niyan. Walang iyak ang brus ko! Ba't mo ako ginaganito? Eh, magkakampi tayo! Tarantado! Masaka ka naman talaga, di ba? At saka, ayoko lang masaka! Ganito ako! Aba!
Eh, ganit pala sa masamang tao ito eh. Mang Tomas, hayaan mo. Pakawalan si Mang Tomas. Pakawalan. Liga, liga. Galit ka sa masamang tao, di ba? Oo, totoo po yun. Lakay, bigay mo sa kanya. Ano gagawin ko? Ang gusto ko, ha? Sibakin mo yan at gawin nating panggatong. Ha? Ha? Ayaw mo? Ayaw mo? Galit ako sa'yo! Sige, tirahin mo. Manila Boy! Manila Boy! Mahawa ka sa'kin! Ayaw ko pa mamatay! Diyos ko! Huwag! Pasensyaan na tayo! Trabaho lang ito! Buhay na nakataya rito! Ang sinabi ko sa iyo, uulitin ko! Walang personalan to! Buhay na pinag-uusapan dito! Rusko! Akala ko umiaasa tulad ng kobra na kahit pakainin mo sa iyong palad, darating ang araw, susuklawin ka! May baboy din pala nanuluklaw! Boy. Anong gagawin namin dito kay Mang Tomas? Bahala na kayo dyan. Ha? Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Ha? Ah, wala naman. Pinagbili ka lang naman sa akin ni Manila Boy. Ha? Ganun ba? Manila Boy! Salamat ha! Ano ba bili niya? Tugin daw kita! Alam mo, Manila Boy, matagal na ako sa hanap buhay na ito. Ngayon lang ako nakatagpo ng tunay na bata. Mapagkakatiwalaan, buong dibdib, at honest. Sana ipagpatuloy mo ang iyong sinseridad. Huwag niyo po masyadong intindihin yung boss. Tungkulin ko po na pangalagaan ng inyong kapakanan, lalong-lalo na po ang inyong buhay. Alam mo, Manila Boy, sa tingin ko sa'yo eh, para kang Diyos sa akin. Isipin mo, sinalba mo ang aking buhay. Kaya sa'yo ko utang ang aking pangalawang buhay. Boss, hanggang nirespeto niyo po ako, kahit nabataan niyo lang po ako, kung kinakailangan po ikamatay ko, eh gagawin ko po. Alang-alang po sa inyo. Dahil kayo po amo ko. Kaya magmula ngayon, kahit ano man ang maging problema mo, sabihin mo lang sa akin. Ako ang bahala. Maraming salamat ho. Mga kabarangay, marahil nagtataka kayo kung bakit pinatawag ko ang pagpupulong na ito. Dahilan sa napakahalagang bagay, kung natatandaan pa ninyo, nung araw, merong isang tao, masyadong mataas ang kanyang pangarap. Pinangarap niyang matulungan ang mga nangangailangan. Pinangarap din niyang mapaunlad ang ating barangay. Ngunit, walang maniwala sa kanya. At ang iba pa sa atin, ay nag-isip pa na baka sira ang ulo nito. Lahat ng mga pangarap niya, isa nang katuparan. Pero bago ko siya ibigay sa inyo, isa munang masigabong palakpakan. Mga kanayon, ang pagbabalik ni Jigo! Yeah! Jigo! 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 Jigo!
Maraming salamat po, Kapitan. At maraming maraming salamat din po sa inyong mga malulutong na palakpakan. Ah, gayo na sinabi ni Kapitan, ang mababalik ni Diego! Yay! Return of the comeback. Return of comeback of Diego! Mga kababayan, nung araw, may mga taong lumalait-lait sa akin. Pero ngayon, hindi nila ako pwedeng matahin. You cannot ice me. You cannot ice me anymore. Dahil si Diego ay ibang tao na ngayon. Ambassador! I am another different. Now! I am another different. Now! Sabi? Lahat ng ipinangako ko sa inyo ay matutupad na ngayon. I promise to you people, it will be. My promise to you people, it will be to you. Katulad ng aking pangako sa ating mahal na kapitan, na kahit siya may kapansanan, siya naglilingkod sa atin. Ang kanyang pyesa, ang kanyang paa. At doon naman po, sa ating ospital, sa ating katedral, at sa ating universidad, andyan na po ang halaga na ating kailangan. At tinatawagan ko rin po ang ating kagalang-galang na teacher, si ma'am. Tanggapin niyo po sana itong halagang ito na sa inyo po namin pinagkakatiwala. Kayo na po ang bahala sa ospital natin, sa universidad natin, at sa katedral natin. Natutuwa naman ako sa iyo, Diego. Pero, meron ako itatanong. Saan ba nanggaling to? Kung saan man nanggaling yan, ma'am. Katumbas yan ng buhay ko. Ang importante, yung mga tao matutulungan niya, yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga kabataan. Hindi kaya sobra-sobra naman ito? May kasabihan nga tayo, ma'am. Minsan lang ako dadaan sa landas ng mundong ito. Kung ano man pwede kong gawing kabutihan o pagkakawang gawa na pwede kong gawin sa aking kapwa-tao, gagawin ko na ngayon. Dahil di na ako muling dadaan sa landas ng mundong ito. Sana, Diego, mag-inip ka sa mga lakad mo. Dahil kapag nagkatotoo yung sinabi mo, hindi ka na makakabalik sa landas ng mundong ito, marami kami magdadalang hati. Salamat sa paalala mo. Salamat din sa maaliwalas na mukhang nakikita ko ngayon. Sandali lang. Chanda, ibigay mo. Ito na yung mga pambayad ko rin sa mga utang ko sa'yo. O ito, 10 doble to, ha? Pwede nga na magpatayo ng grocery, ha? Naku, Diego, ang bait-bait mo. Matutupad na rin ang pangharap kong maging grocery ang aking tindahan. Ang bait-bait mo, Diego. Salamat, ha? Tol, mabuti pa eh, maganda-handa ka na sasama ka sa akin sa Maynila, ha? Oh, dito naman tayo ngayon. Okay? O, yung para kay Neneng. Ito po yung pinangako kong halaga para po makapagpo-opera na si Neneng. Para naman po makita niya yung kagandahan ng mundo. Kung kulang po yan, ipaalam na lang po sa akin kagad. Maraming maraming salamat, Diego. Neneng, matutupad na ang pangarap po na makita ang dingding. Sabi ko na nga ba't pagpapalayan si Diego ng Panginoon. Maraming maraming salamat, Diego. Kuya Diego, maraming salamat, ha. Sana pagpalain ka pa. Para marami ka pang matulungan kagaya ko.
Pagpalaan ka pa sana. Kayo naman bahala. Magandang gabi sa'yo, amo. Bakit? Ano kailangan nyo? Napag-utusan kami ni Manila Boy. Nabaguhin mo na negosyo mo. Napakarami mo ng kabataang pinahihirapan. Bakit? Ano ba siya? Pulis? NBI? At ano karapatan niya para pakialaman ng negosyo ko? Manila Boy, bago namin ako ang gagong to. Apat sa mga tawa natin ang napitas niya. Sana hindi ko na pararating sa'yo ng buhay to. Kaya lang, ginagalang ka namin . Ay, hindi ka mapupunta rito kung wala kaming kailangan sa'yo. Hindi ko nga maintindihan . Ano ba talaga kailangan niyo sa'kin? Ako, napag-utusan lang ako ng boss ko. Ha? Para patigilin ka sa negosyo mo. Dahil yung negosyo mo, nasasagasahan yung negosyo ng boss ko. Pila Boy! Bawa ka sa akin! Labas! Huwag mo ko papatayin! Alis mo yan! Alis mo yan! Madumi! Teka mo! Pila Boy! Pila Boy! Mababa ang tono mo. Itaas mo. Yan. Manila Boy! Manila Boy! Marami ka, Manila! Bawa ka naman sa akin! Kung gusto nyo, kakampi na lang ako sa inyo! Ayoko nang kakampi na matigas ang ulo. Kung gusto mo, tuko kay Satanas. Yun, matigas ang ulo nun. Mabuti pa. Mamili ka. Ganitong putok. Oh! Isang putok lang. Yung isang putok, pag hindi kita tinamaan, ligtas ka na. Wala nang makikialam sa'yo. Ngayon, anong gusto mo? Yung isang putok o yung walang iyang putok? Doon na lang sa isang putok! Takbo! Takbo! Baka hindi mo tamaan sa isang putok, ha? Malayo na, oh. Wala ka bang tiwala? Gusto mo kaliwain ko pa, eh. Oh. Kakaliwain, hindi ka naman kaliwete, ha? Oh. Magsisage ako! Ako, malayo na, hindi mo tatamaan yan! Hindi, sigurado yan. Sapul yan. Oo. Sasablay ka. Oh. Ang layo na, oh. Sasablay ba? Oo. Oh. Abay, tratado pala to. Isang granada ka lang. Huh? Oh! Kita mo? Bullseye! Gitang-gitna! Ginranada mo, eh. Sasablay ka ba ron? Aba, tumupad ako sa usapan. May isang salita, di ba? Oh, isang putok na! Naman, ano? Galing naman nila, Boy! Hanap! Samasak! Boss, nandito na ho si Manila Boy. Manila Boy. Magandang gabi ho, Boss. Good evening. Yes,
Pinatawag kita dahil sa darating ang anak kong manggagaling pa sa Amerika. Ang gusto ko sana, ikaw ang umalalay sa kanya. Asahan niyo po, boss, at pinapangako ko po sa inyo. Nikuko po ng anak niyo. Hindi po masasaling yun. Nilamok po. Hindi makakadapo. Diyan po. Diyan po ako magaling. At yan ang inaasahan ko. Alam mo, Jake, ipinalam ko na sa lahat na darating ka na. Ito ang sinasabi ko sa iyong sorpresa, Jake. Nagpa-party ako para makilala ka ng mga kaibigan ko. Good evening, sir! Good evening. Good evening, Don Sotero. Good evening. Hello, Don Sotero. Hello. Nag-i-enjoy ba kayo? Yes, sir. Oo. Hello. Good evening, Don Scudero. Good evening, good evening. Hello. Hi. Hello, Jake. Hello. Jake. Mr. K! Congratulations! Thank you. Balita ko eh, successful daw ang business mo. Doña Cristina, nakabili ka na naman daw ng 2 barko. Ha? Good evening. Don Steve! Doña Estrella! Hello. Enjoy! Okay. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako'y lubos na nasisiyahan dahil sa inyong pagdalo sa okasyong ito. Siguro'y alam niyo na kung bakit. Dahil sa pagdating ng aking kaisa-isang anak na si Jake, na nanggaling pa sa Estados Unidos. Nakakalungkot nga lang isipin ko minsan. Pero may kasabihan tayong mga Pilipino. May oras ang pagtiklop ng dahon ng akasya. Kapag tumiklop na ang dahon na yan, gusto kong malaman ninyong lahat na ang papalit sa akin at magpapatuloy ng aking mga gawain ay walang iba kundi ang aking kaisa-isang anak. Kaya mga kasama, gumagabi na. Magsaya kayo. Uminom kayo at magsikain. Bakit nakaupo ka dyan? Alalayin niyo ako eh. Dapat nasa tabi niyo. Ang aso, lagi nasa likod ng amo. Oh, teka muna, teka muna. Ikaw mo ako ng babae. Yung pinakamaganda, ha? Mamasang kayo, di ba? Narinig niyo naman yung sinabi. Maganda raw. May bago ba kayo? Opo, bago po. Baka bagong ras pa yan. Naku, hindi ho. Bagong-bagot, batang-bata pa. O, sige, kunin mo na. Yes, sir. Mahigiran lang, boss. Sabi kong batang bata. Boss. Pwede na? Pwede na raw. Tumupo nga. Ayos. Ayos to. Okay, maganda. Mas maganda, maganda. Boss, kung magkatabi na kayo. Miss, bahala ka na dyan, boss. Pahay ka ba kung ilalabas kita mamaya? Hindi ho pwede sa amin dito eh.
Ano? Sa akin walang bawal-bawal, ha? Hindi mo talaga pwede. Tapang mo masyado, ha? Hindi mo ba alam ako may-ari nito? Mamisi, mag-shit ka na. Ano? Opa, Bob, sadali lang, ha? Sadali lang, ha? Boss, hindi ka na nakangamoy-away rito. Anong tayo na? Papatay ko to! Hindi mo sasabit lang tayo dyan, hindi ka na, walang kwenta yan. Anong walang kwenta tao? Bravo. Matapang ka! Huwag mo akong pipilitin, masama akong mag-alit. Pag nag-alit ako, pulilip-silipin kita. Susup-supin ko yung laway mo. Ha? Ito po, kaya po ako nagkakaganito. Asawa ko po yun eh. Bago panganak lang po, kalalabas lang po ng ospital sa linggo. Ilalabas na ako ng kasama niyo eh. Bagong ras pa naman pala yung binigay mo sa aming babae. Boss, umanap na lang tayo ng bagong panganak. Libre gatas pa yun. Dahan-dahan ka, baka mapaso mo yung boss ko, ha? Sige, baba mo. Hoy, sinabi mo sa manager na ayoko may ibang taong papasok dito? Oh, sir, sinabi ko na sa manager namin. Ayoko ma-istorbo yung boss ko, ha? Oh, sir. Oh, sige, doon ka na. Boss, sandali. Tetestingin muna natin yan. Ayos, boss. Tira! Oh, miss, hindi na ho kayo pwedeng pumasok dito. Okupado na ho. Hindi, kuya ko yun eh. Pinapatawag ako. Kuya! Tol! Pasok! Pasok! Ayaw akong papasukin eh! Miss Kapetsi, papasukin mo yan! Yes, boss! Eh, pasensya ka na, hindi ako nakaka-uwi kasi bagong dating tong boss ko eh. Alam mo na, medyo pinapasyal ko. Akala ko nga wala ka ng panahon dumalaw. Pwede ba yun? Basta pagkatapos yung assignment ko rito, sigurado uwi ako. Eh, mga pala yung... Oh, boss! Hilda. Boss Jake, si Hilda. Kapatid ko. Paupuin mo. Hindi na, boss, kasi nagmamadali yan eh. May... Kuya, pwedeng humingi ng tubig? Tubig? Pahingin nga ako ng tubig. Gusto ko yung galing sa Vatican, ha? Yung binasbasan ni Papa. Yung holy water. Holy water ba yan? Eto ho. Ha? Sigurado ka? Oo. Oo, sige. Inumin mo yung tubig kung ito'y mabuhos ko sa iyan. Boss, uwi na raw siya. Sige. Uwi na. Eh? Uwi na! Kuya! Bakit? Yung allowance ko. Oo nga pala. Oh, umi ka na. Salamat, ha? Umi ka na! Oo. Uwi ka na. Uuwi na nga. Sige, eh. Umi ka na. Manila boy, puko mo na dyan. Uuwi na ba yun? Natural, boss. Dapat hindi mo muna pinauwi. Hindi, boss. Nag-aaral kasi yun eh. Alam mo, maganda siya. Alam mo naman ang hilig ko. Hindi ba pwedeng mapopo yun? Boss. Lahat ng inuutos mo sa akin, sinusunod ko. Dahil amo kita. Pero pag kinatalo mo yung kapatid ko, eto na magiging amo ko. Nanunuwag ka na ba? Hindi ako nanunuwag. Pero ito tatanda mo. Kahit sino sa inyo, ha? Pagtungkol sa kapatid ko, susuwagin ko kayo. Dalawa sungay ko. Ganito kataas, matulis, at may sanga pa. Ikaw naman, nagbibiro lang ako. Baba mo ang baril mo. Kung nagbibiro ka, boss, nagbibiro din ako. Alam mo, Jake, kinakabahan ako sa ginagawa natin eh. Pag nalaman to ng kapatid ko, check na malaking problema ito.
Kilala kong Kuya Diego ko. Huwag ka mag-alala. Siguro naman maintindihan niya tayo. Isa pa, parehas naman kaming lalaki. Ang mahalaga, mahal kita, at hindi kita pababayaan. Ibigayan ko hindi ngayon. Pwede naman dito eh. Ngayon na lang. Ano ba? Gina. Bakit? Gina. Huwag dito. Bakit tumatay si Kuya? Hindi darating ngayon. Ay! Manila boy! Kuya, bakit? Parang tago ah. Ano ba? Ano ba kasalanan niya sa'yo? Kalinga! Kalinga! Kuya! Wow! Kuya! Kuya! Kuya, huwag! Kung bakit patayin mo rin lang siya? Ano ba? Tapag mo na ako! Patayin mo rin ako dahil matagal na kami kasal! Asama ko siya! Ano sabi mo? Asama ko siya! Huling niya nga! Asama mo yan! Oo, asama ko siya! Kaya na! Napakawaling niya mo! Kanya ka na magkasama! Ha? Alam mo ba, Kuya? Hindi ko may pilihan! Anong tingin mo sa akin? Kung mahal mo nga ako bilang kapatid mo, may importante din kinabukasan ko. Alam mo ang tingin ko sa'yo, ha? Katawan ko lang ang gusto mo. Katawan ko lang ang gusto mo. Ano kayo pinagsasabi mo? Katawan ko lang ang gusto mo. Ito! Ano ko ba? Ito! Isagong yan! Wala ko naiintindihan. Isagong yan! Takpan mo yan, takpan mo! Ganyan nakapabantingin mo sa akin? Ha? Ganyan ka masa? Sana huwag naman. Tol, Tol, naalala mo pa yung sabi ng mga magulang natin? Yung kabilbilin ng mga magulang natin? Alagaan ko yung kinabukasan mo. Ha? Lahat ibibigay ko sa'yo. Sa ngayon, ikaw ang pinaka-importanteng tao sa buhay ko. Para ang kristal. Ha? Naintindihan mo ba yun? Alam mo ba kung anong trabaho ko ngayon? Ha? Alam mo ba kung anong trabaho ko ngayon? Ha? Pinipit ang trabaho ko! Alam mo kung anong pinipit? Alam mo kung anong pinipit? Illegal ang trabaho ko! Alam mo kung anong illegal? Alam mo kung anong illegal? Pumatay ng tao! Pumatay ng tao ang trabaho ko! Para sa'yo! Ha? Papapalit mo ako sa tarantado niyan! Jake! Jake! Hoy, tayong dama sa sakyan, may lakad kami. Yes, boss. Bili mo. Maalibib talaga ako sa bahay. Ano ba ako'y lakay tayo? Ba, hindi. Lord. Boss, nandito na si Manila Boy. Pumasok na sa restaurant. Manila Boy! Ha? Puka, in-order na kita.
Anong balita? O, yun naman ang inaasama mo, magandang balita. Ay, di masama. Inisplak mo yung anak ni boss eh. Natatandaan ko pa, sinasabi mo nung araw na ayaw mong padapuan sa lamok. Langaw. Hindi mo nga pinadapuan sa lamok at langaw. Bahala naman ang pinadapo mo. Kalamot si Buboy. Kahit sinong tao ang gumawa sa kapatid ko noon, kahit ikaw, kapag ginawa mo yun, isplakin kita. Hindi ko naman magagawa sa kapatid mo yun eh. Hindi ko kung ano, hindi ko tinitignan eh. Pati anino, pag dumaan nga sa harapan ko, alam mo ginagawa ko, tinatakpan ko ang mata ko ng ganito oh. Puro ka biro eh. Kauno man oh, pinasasaya lang kita. Alam ko naman mabigat ang problema mo. Alam mo, kahit ang ganun ang nangyari, masakit din sa loob ko yun. Kaya lang, akala mo kasi kung sino po si Pilato, hayop na yun eh. Alam mo naman, kaya ako pinasok tong trabahong to. Kaya ako nabubuhay dito sa mundong to, para sa kapatid ko. Meron nga pala ako ibibigay sa'yo. Magagamit mo yan, pag wala na ako. Ano ba ba nagsasabi mo? Ang ibig ko sabihin, hindi naman tayo minuminuto magkakasama eh. Eh, paano kung mapalaban kang hindi mo ako kasama? Tinernohan mo pa ako, parehas tayo nakaitim. Sino ba pinagluluksa natin? Ano ba pinagsasabi mo? Nagpapaalam ko ba o may mawawala sa atin? Hay nako, Manila Boy, masamanda mo itong si Sububoy. Mahihirapan sila sa akin, oh. Yung magtagal dito. Mainit sa atin ang mga kalaban. Mauna ako sa labas. Titignan ko kung malinis. Pagbulusin na ako ng tatlo. Saka ka lumabas. May nasusi. Bakit? Bayaran mo muna ito. Wala akong kas eh. Hoy, Tess! Ano? Kamusta ka na? Ito. Mabuti! Di ka nagbabago ah! Oo? Saan ka na ngayon? Sa dati! Ang ganda ng sombrero mo ah! Type mo? Oo! Ibibigay ko to sa'yo pero sa isang kondisyon. Ano? Kikis ako. Okay lang! Pagbubinasin ka talaga, oh. Jesus Christ! Waiter! Boss, ako boss. Oh, ikaw nga! Agresibo ka, di ba?
Pasukin mo! Nag-retire na. Diskarte ang mga ragun. Sulay! Neil! Samahan niyo! Sala! Ano ba iniintay na ito? Parang muna! Mag! Ako magtutumba sa kanya. Ragun! Pati ba naman ako? Susunod na naman ako sa mga utos mo, ha? Tsaka, ikaw naman may sipati ang Manila Boy? Pati naman ako, ha? Manila Boy, gusto ko ang pagkatao mo. Parehas ka. Pansin na! Napakaganda talaga nitong lugar na ito para pagbakasyonan. Tahimik dito at sariwa ang hangin. Tamang-tama ito sa aking pamamahinga. Tutal, magana ang loob ko at naipagiganti na ang aking anak na si Jake. Ah, Gonzalo, ikaw ba'y nakatitiyak na patay na si Manila Boy? Don Escudero, wala yata kayong kabilibilib sa akin eh. Kapag ako nagtrabaho, walang sabit. Kahit tanong nyo kay Ragub. Bakit? Di ba kasama ka naman nung itinumba ko si Manila Boy? Hey, yun nga, sabi ko sa kanya eh. Mabuti kung ganon. Patay na si Manila Boy. Pupunta lang kami sa laut at mamiming natin. Patay na sa laut. Ragub, ikaw ang bahala dyan. Ah, senyor. Tara. Sige. Dapat lang siguro nga mag-relax si Senyor Escudero. Di ba? Dapat lang. Alam mo, Gonzalo, naibsan na ang aking sama na loob dahil naipagiganti na ang pagkamatay ng aking anak. Kung mabubuhay man si Manila Boy ng 10 beses, 10 beses ko rin siyang papatayin. Senyor Escudero, maraming paraan ng pagpatay sa pusa. Boss. Oops! Huwag kang bubulot. Maraming paraan para patayin ng pusa. Kaya lang, yun ang hindi na pag-aralan. Manila Boy? Nagulat ka, no? Hindi naman. Eh, bakit naman ako magugulat eh? Alam ko naman magkaibigan tayo. Sa katunayan nga eh, nag-aalala ako. Ikaw nga ang pinag-uusapan namin ni Gonzalo eh, kung bakit hindi ka namin nakikita. Totoo yung Manila Boy. Nag-aalala nga kami Don Escudero eh. Hindi ka namin nakikita. Kumusta ka na? Tsaka, alam ko may pinagsamahan tayo. Magkaibigan tayo. May utang na loob ako sa'yo. Dahil iniligtas mo ang buhay ko, di ba? Kaya, hindi ko malilimutan yan, Manila Boy. Mag-isip-isip ka, Manila Boy. Apat kami rito. At nag-iisa ka. Maaring mapipitasan mo kami. Pero sinisiguro ko sa'yo, tutumba ka rin. Anong akala mo sa akin, buwang? Kaya nga ako may dalang atis eh. Pag nabitawan ko to, sabog tayong lahat.
na, Manila Boy. Sa'yo ako. Matagal na akong mainit dyan kay Don Escudero eh. Hindi kasi patas lumaban. Traitor! Tuluyan ng namahinga. Kapag ka. Mga armas, ha? Ihandaan nyo lahat, ha? Paano sila, boss? Oh, pabayaan mo na sila doon. Oh, kunin lahat dyan. At sasakipin natin si Manila Boy. Oh. Thank you.
Siya. Nagtataon na naging ganito ang buhay ko. Kung magkapalit tayo ng buhay, siguro, pero ito rin ang magiging buhay nyo. Wala na akong magagawa. Nasa kamay niyo na ang desisyon. Dapat na magwakas ang kasama mo, Manila Boy. Ganyan ang buhay. Diyos ko, sana tanggapin niyo ang kalalawa ni Kuya Diego. Tuwarin niyo siya kung meron man siya nagawang kasalanan. Kawaan mo ang iyong lingkod na yumao. Yayamang hinangad niyang laging tukdin ang iyong mahal na kalooban. Patawarin mo siya sa kanyang mga pagkukulang. Dahil sa tapat na pananalig sa inyong anak, ay nakiisa siya sa mga may pananampalataya. Naway kawaan niyo siya nang makapiling niya ang mga anghel. Alang-alang kay Kristo ang ating Panginoon. Kuya, bakit mo ako iniwan? Paano na ako ngayon? Ikaw na lang inahasaan ko. Iniwan mo pa ako. Sino'ng titingin sa akin? Kuya, parang awa niyo na. Pwede ba mabuksan kahit sandali? Gusto ko lang makita si Kuya Diego. Maawa na kayo. Kabilin-bili na ni Diego na huwag daw bubuksan to kanyang kabaong. Sa dahilan, gusto niyang manatili sa inyong kaisipan ang kanyang kaanyuan nung siya ay nabubuhay. Kaya, Neneng, kinalulungkot ko. Huwag ka na magtaka. Kamusta na yung mga mata mo?
Mabuti ho. Siya nga pala. Salamat ho sa inyo, ha. Kasi kung hindi ho dahil sa inyo, hindi ako magkakaroon ng paningin. Akala ko kayo yung inilibing kanina. Neneng, yung inilibing kanina, yun yung mga kasamaan ni Manila Boy. Pero yung mga kabutihan ni Diego, alias Manila Boy, ay mananatiling buhay. Kaya sana, ngayon nakakakita ka na, ngayon nakikita mo ng kagandahan ng mundo, huwag mong padadala sa kasamaan. Sa mabuti ka pupunta. Ha? Opo. Aalis na ako. Ako nga pala. Sa ating dalawa na lang to, ha? Eh, Diego, pwede ko bang mahawakan uli ang mukha mo? Hindi ako nagkamali. Kuya Diego. Mag-ingit ka, Nene, nga. Diego. Sir. Diego, binigyan na kita ng pagkakataon. Oras na. Pwede na tayong malis. Sir, natutuwa po ako rin sa mga kalugar ko. Nakita ko po kung gano'n nila ako kamahal. Sir, salamat ha. Binigyan niyo pa ako ng pangalawang pagkakataon. Ang sino man tao, binibigyan ng pagkakataon. Higit sa lahat, ang katulad mo, Diego. Kasi, sir, ang akala ko nun eh. Tinangay na ako ng isang malaking alon at kailan man hindi na ako makakabalik. Sir, salamat ha. Pinapangako ko po, maging batas po ng Diyos, batas ng tao, hindi ko na po susuwayin. At yan ang aasahan ko. Asahan niyo po, sir. Tayo na.